Good morning po sa inyo lahat. Isa pang mariyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang palagi ang katapatan ng Diyos. Ang palagi ang katapatan ng Diyos. Ito po na amit yung aminin na madaling sabihin na ating Diyos ay tapat kapag tayo po ay malusog, tayo masagana, tayo masaya. Ngayon pati masabi ba na siya po'y tapat pa rin sa atin kapag tayo po'y naghihirap at sakit, kapag tayo po'y walang pera at walang makain, kapag tayo po ay bagsak na at parang ating nais ng sumuko, mahirap po, di po ba? Marahil po kahit kaunti ay naunawaan ko naman ang hirap na naranasan ng mga taong grabe ang kirot at paghihirap sa katawan dahil sa karamdaman. Marahil pong naunawaan ko rin kahit paano ang kawalan kapag ang ating pinaghirapan na perang pinundar ay biglang nawala, na parang magic, at halos walang natira. At mari po naunawaan ko rin kahit paano ang sakit ng kalooban kapag nalaman mong hindi pala totoo ang ilang taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan. Ngayon po, sa ngayon pagkakataon mga minamahal, wala tayong magagawa kundi magtiwala at sumanda lamang sa katapatan ng ating Diyos. Ngayon po sa Lamentations 3:23, ang kanyang mga habag ay hindi nauubos at pawang bago ting umaga at dakila ang kanyang pagkatapat. Ngayon naman po sa mga awit 86:15, tayo po ron, mga awit 86:15, siya ang Diyos na puspos sa kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagagalit at sagana sa agandahang loob at katotohanan. Nawamamin natin yung masabi na ito ng propeta sa Habakuk 3:17-18 na kahit daw, sabi ng propeta, kahit walang pumulaklak at bunga, kahit walang pagkain, kahit walang kawan at bakahan, siya ay gagalak pa rin sa Panginoon na kanyang kaligtasan. Kaya po sabi sa verse 19, na ang Diyos na Panginoon ang kanyang lakas. Eh mga minamahal, no? Talaga bang naniniwala tayo? Nagtitiwala tayo na ang Diyos ay tapat lagi sa atin? Sa lahat ng sitwasyon o pagkakataon? O tayo naniniwala mga minamahal kapag tayo po ay masagana, malusog o masaya? Hindi mga minamahal. Sa lahat ng sitwasyon, ano man ang pagkakataon, nawa tayong magtiwala, lagi magtiwala sa palagi ang katapatan ng ating Diyos. Maraming salamat po.